So, what's up sa inyo mga braot? So, hapon na. Alas 4 na ba ito? Alas 4 na, mag-alas 5 na siya. So, wala akong magawa sa bahay dahil bukas ay back to work na naman tayo. For sure. Kailangan natin mag-trabaho para sa ating mga pangangailangan. What's up sa inyo mga buraot? So for today's my vlog, i-shout out lang tayo kasi wala naman akong maisip na ma-content, wala din akong maisip na maisip na puntaan kasi mag-isa lang ako. Nakaboring din naman kung mag-isa lang ako na mag-ride, wala akong kasama. So ang pangit tignan, ang boring. daming words na sa akin. Ang boring. Gago. So for today's my vlog, konting shoutout lang tayo sa mga ating mga viewers, mga sumusubaybay sa akin. So shoutout sa inyo lahat, shoutout sa aking club na RGT North chapter ng dito sa Bindoro. So lalong-lalo na sa aming butihing presidente na si John Michael Montoya at ang aming vice president na si Daryl Francis Isguera. So eto, pupost ko na lang yung mga pangalan nyo ng aking member sa club ko. Yan, nasa screen ko na. So masyado kayong madami, hindi ko na may sa isa. So tignan nyo na lang kung nandiyan kayo. So kung wala kayo is sunod na lang na vlog tayo, i-shoutout. So i-shoutout din tayo sa isang club na sumusuporta din sa akin. Yan ang FRC, Friendly Riders Club, FRC. So ito din yung logo nila, FRC. So shoutout sa lahat ng member ng FRC, lalong lalo na kay Sniper at kay OIC ng Unitap. At so naging tawit lang. So shoutout sa inyong dalawa at sa inyong club. Salamat sa solid na suporta. So sobrang thank you talaga. Sana hindi kayo manawa sa pagsuporta sa akin. At live station lang. At saka shoutout sa mga katrabaho ko dyan sa Unitap. So shoutout sa mga trabaho ko kay Bong, kay Jerome, kay Kenneth, kay Billy, kay Choka. At ano pa, kay Undoy. Ano pa, kay Michael. At sa mga butihin naming head na sila Ma'am Karen, Ma'am Abby, Ma'am Jose, at sa mga sales clerk dyan na halos hindi ko kakilala. So lalo na sa toys din, toys department, kay Ma'am Elaine, at sa mga toys kay Iya, kay Carol, kay basta sa toys. Hindi ko masyado shoutout sa inyo at lagi kayong mag-iingat. So for today's my vlog, wala naman akong matapik. So ito lang yung
ipapasok ang video kasi medyo matagal-tagal na nung huling upload ko ng video ko sa YouTube. So talampagin naman natin ang aking YouTube at nakakaawa naman. So ang hirap talaga daw pagsabay ng trabaho at ang pagbablog kasi bukod sa mag-e-edit ka, may trabaho ka, hindi mo na makasikaso yung pagbablog at yung pag-e-edit kasi nakapokus ka sa trabaho mo. So pagdating naman sa hapon o gabi na pag-out mo, siyempre may konting oras ka mag-e-edit ka, hindi ka na din makakapag-edit kasi sobrang pagod na sa trabaho. Sobrang pagod na sa trabaho. So minsan nakakatulog ka na ng maaga pag uwi mo dahil na sobrang pagod. So hindi mo ka na makakapag-edit. Kaya saludo ako sa mga motovlogger at mga vlogger dyan na talagang gumagawa sila ng ikagaganda ng kanilang vlog at matutuwa ang kanilang mga viewers. Kahit na sobrang hirap mag-edit, yan ang pinakang main ng pagiging vlogger, ang pag-edit. Kasi sobrang hirap talaga mag-edit. Nag-iisip ka kung ano yung ikagaganda ng vlog mo, kung ayos ba sa mga viewers. Nag-iisip ka ng mga effects, mga music, lalo na sa music kailangan hindi ka makaka-copyright kasi pag naka-copyright ka, wala din ang in-upload mo na video sa YouTube. Kasi once na naka-copyright ka, i-delete mo talaga yung music dun sa video mo. So lahat bura, as in mute talaga yung video na in-upload mo. So panibago na namang edit. So kaya sa pag mag-vlog talaga, sobrang hirap. Kailangan ng mabusisi na, at kailangan ng mas magandang content para sa vlog. So may nakalimutan ako shoutout. Ang aking kaibigan na si Hans Motovlog at ang aking streamer na kaibigan na si PH5bot. So shoutout sa inyong dalawa. So hindi ko na makalimutan. So kita nyo, wala naman akong mapuntahan. O lilibot ko na lang kayo sa Alapan, sa bayan, kung ano ba talaga ang itsura ng Alapan City. So ang Alapan City is ordinary bayan lang na hindi naman kagaya ng ibang bayan. Meron na din tayong Robinson, City Mall, Unitop, ano pa ba? So madami. So wala akong maisip na content lagi. So abangan nyo na lang yung susunod kong content sa Sunday, sa 22. Mag-vlog ako ulit sa 22. Upload ko to bago mag-Sabado. E-edit ko talaga to kahit may trabaho ako. So sa mga nagtatanong na kung paano ba sumalo sa isang club, so madali lang naman. Kausapin nyo lang yung isang member ng club kung gusto nyo sumali talaga at kung paano sumali. Kasi iba-ibang requirements ng pag sumasali ka sa club. Kasi katulad namin, kailangan namin ng long ride, short ride, charity, saka isang event na malaki, tapos tambay. Yun lang. Pag natapos mo lahat yung requirements yun, isa ka ng ganap na RGP. So yun, no, mahirap din kasi kailangan mong bunuin yun. Pero pag nakasali ka naman sa club namin o sa isang club, is okay lang.
Kasi may enjoy mo, magkakaroon ka ng kasama sa pag-ride. At matututo ka kung ano yung mga dapat mong matutunan sa isang, kung ano yung dapat matutunan sa kalsada. Kasi ang club, hindi lang yun basta club lang na riders na payabangan sa kalsada, hindi. Kasi ang club binuo para tumulong sa kapwa. Yan, katulad ng gagawin naming charity work. May nag-sponsor sa amin, shoutout sa nag-sponsor. So hindi ko na nakilala. Sa Sunday ko na lang sila papaita. So yung iba pa rin naman is galing sa sarili naming bulsa. Yung gagamitin naming pera sa pagtulong. Kasi ang hinihingi ng isang school is coupon band dahil nga sa module, kailangan nila ng coupon band. So yun yung naisip namin at mas na ibigay sa nila. Yun. So sa club is hindi naman pag sumali ka dyan is magkakaroon ka ng sa akin kasi nung unang sali ko sa club, akala ko kasi rides lang, ganito ganyan yung naiisip nyo na kapag nahuli ka kaya magkakaroon ka ng barrier. Hindi kasi ang club is tuturuan ka kung paano ka maging isang responsableng rider. Yan. Dyan sa responsableng riders na yan. Matututo ka kung paano maging isang responsableng rider kapag sumali ka sa isang club. Lalo na yung isang club na kilala siyang club na halos kinukuha siya sa mga event na magpapa-assist, ganyan. Halimbawa, may nagpapaparada, kailangan ng mag-a-assist yun, isang club, ganun. So, kailangan din ba matututo kung ano ang mga dapat gawin sa kalsada. At saka, pagka sumali ka sa isang club, magkakaroon ka ng panibagong pamilya. Yan. Pamilya na kung saan ang turingin nyo ay magkakapatid. Yun. Halimbawa, natirikan ka sa isang lugar na wala kang masyadong alam na mekaniko. O hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. So, magsasabi ka lang sa kagrupo nyo na ganito, na natirikan ka sa gantong lugar. So, may mag-a-assist sa'yo at tutulong. Yan ang isang ano pa rin ng isang club. Isang maganda sa club na yan sa pagiging rider. Kasi once na halimbawa na kailangan mo ng tulong o ano man, nandyan ang isa, ang pangalawa ng pamilya, ang club mo, natutulong sa'yo na makayanan nila sa sariling bulsa nila. Kaya mas maganda talaga sumali sa club. Yung mga wala pong mga club dyan na riders, kung gusto nyo sumali sa club, ano pa hintay nyo? So sumali na kayo kasi madami kayong matututunan sa club. So ako nung sumali ako sa RGP North, madami akong nakilala, may nabuong pamilya, madami akong nalaman sa kalsada, at lalong nakarating ako sa kung saan napunta ako ng Kamay ni Jesus, sa Kibyong Tunnel, sa saan pa ba, sa Tagaytay, na hindi ko pa napupuntahan sa buong buhay ko na nakamotor lang. So napuntahan ko yun. So yun ang pinaganda ng pagsumali ka sa isang club. Kaya kung halimbawa na gusto niyo sumali sa isang club, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag mahiyang magtanong.
Kung may right, may ba nito? Parang ganun. Gago! So, wag kayong may hiyang magtanong o sumali. Kasi ang club is open for lahat. Lahat yan. Para sa lahat. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. Puputulin ko na muna. So, kita na lang tayo sa sunod na vlog ko. So, ride safe and peace. Yo, what's up?